Dahil papalapit na ang playoffs, ay check natin yung mga naging games ng mga teams everyday. Kasi kada laro ngayon ay importante na. Kanina may 10 games ang nangyari sa NBA na 7 games doon ang importante talaga at nagpabago ng kakalabasan ng playoffs. Yung Orlando versus Cleveland, Clippers versus Suns, Jazz versus Sacramento ay mga games na hindi na mababago yung scenario nila. Nilabas na kasi ng NBA na yung Phoenix Suns, Utah Jazz, Brooklyn Nets at Sixers ay pasok na talaga sa playoffs. Isa pa sa pinaka-critical na game kanina ay yung Boston versus Charlotte Hornets. Dahil nung nanalo ang Boston ay umangat pa rin sila sa number 6 kahit tabla sila sa Miami Heat sa win-loss record. Dahil lamang ang Boston sa regular season series. Yung game kanina ng Atlanta at Sixers, Heat kontra San Antonio ay naging malaking impact sa East at sa West. Una, ang Heat at Hawks ay naghahabulan para sa number 5 at number 6 spot. Dahil natalo nga kanina ang Hawks ay may pag-asa pa ang Heat na mahabol or maagaw ang pwesto nila. Yung pagkapanalo naman ng Knicks kontra sa Bulls ang naglagay naman sa kanila sa safe zone para naman sa number 4 spot sa East. Samantalang yung Bulls ay may pag-asa pa naman sila sa number 10 pero dahil sa nanalo kanina ang Wizards ay lalamang dito ang Washington ng 2.5 games kontra sa Bulls. Meaning noon, kailangan ng Bulls na manalo ng 3 sunod bago nila maagaw ang pwesto ng Wizards. Ang isa pa sa medyo critical dyan, dahil natalo ang Lakers, San Antonio, Pelicans at Memphis, medyo hindi gumalaw din yung nasa ibaba. Dikit pa rin yung standing ng Grizzlies, San Antonio at Golden State na masasabing nasa safe zone pa para sa play-in tournament. Dahil sa pagkatalo din ng Pelicans na lamang ngayon ng 3 teams na yan ng 4.5 games. Ito pa yung isa sa magiging problema dyan. Ang Dallas, Lakers at Portland ay pwedeng magkaagawan pa sa pwesto. Ang lamang lang kasi ng Lakers dito sa Portland ay nasa 2.5 games na. Meaning, 2 talo pa ng Lakers at 3 panalo ng Portland sa kanilang next game ay maaagaw na ng Portland at Dallas ang 5 and 6 spot. Dahil naman sa nanalo kanina ang Denver at natalo ang Clippers, ay mahahabol pa ng Nuggets ang number 3 spot mula sa Clippers na lamang na lang ng 2 games. So critical yon para kay Nikola Jokic. Dahil kapag nagawa niyang number 3 ang Denver Nuggets, ay mas malaki ang chance ng makakuha ng boto para sa MVP. Dahil magiging halos parehas lang sila ng win-loss record ng Sixers kung nasaan itong si Joel Embiid na kasama din sa MVP discussion. Bukas ay merong 6 na games at merong 3 critical games. Una yung Dallas versus Detroit na kapag nanalo ang Dallas ay lalo silang lalapit sa Lakers at magiging 1.5 games na lang ang agwat. Yung iba naman ay New Orleans versus OKC at yung Minnesota versus Golden State. So ganito kasi ang mangyayari dyan. Kapag nanalo ang Golden State at natalo ang OKC, laglag na doon ang Thunder dahil lamang ang Warriors ng 10 games na panalo. Tapos buhay pa noon ang contention ng New Orleans Pelicans dahil nasa 5 games lang ang lamang nila. Kapag natalo ang Golden State at natalo din ang OKC, laglag na din ang Thunders. Pero ang Pelicans ay nakaabang pa rin. Sa matchup naman ng Brooklyn at Pacers, kailangan manalo ng Indiana para makapasok pa rin sila sa safe zone sa play-in tournaments. Yung Bucks versus Rockets naman ay no bearing na yon para sa Houston. Pero ang Bucks ay kailangan makuha ang panalo para manatili sila sa number 3. Ang Toronto versus Denver Nuggets, kahit matalo ang Denver noon, ay number 4 pa rin sila. Pero mas kailangan ng panalo na to ng Toronto. Kasi kapag nakuha nila yung panalo, ay didikit sila sa Wizards para sa play-in tournaments. So yan ang update sa NBA ngayon at particular nga sa naging resulta ng mga games at kung paano ito naka-apekto sa standing ngayon sa East at sa West. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.